Good morning sa'yo. Magandang morning po, Julius and Jack. Uy, kwento mo naman sa amin, no? Bago natin pag-usapan yung sa Ocean's Adventure ng grupo mo. Paano mo na ano na nagkaroon, paano ka nagkaroon ng encounter sa mga polar bear? Sinadya ko po yun na mag-travel po sa Canada noong last October. Kasi nung early last year, nasa Greenpeace po ako at sinabi sa akin nung yung managing executive director nila na if I wanted to see yung mga polar bear, I have to do it now. Kasi nga, because of climate change, you know, umiinit kasi yung panahon, so yung ice kasi nagme-melt kaagad. So nung October, pumunta po ako sa Canada, sa Churchill. Ito po yung tinatawag nilang polar bear capital of the world. At sasakay ka lang sa kotse and a few minutes away from the town, makakakita ka na po ng polar bear at sobrang dami nila at October during that time. Ang dami. Madami. Kasi po, for the better part nung taon, wala silang makain kasi wala pang ice. Okay. So October, magpo-form na kasi yung ice dun sa bay. So lahat sila naghihintay dun. Naghihintay sila. Hinihintay nila makapunta sa ice para mag-hunt sila ng mga seal. So yan, nandun lang sila. Pwede mo silang kunan ng photo. Medyo delikado po, syempre, kasi predators po kasi. Gano'n kayo kalayo? Siguro, yung pinakamalapit ko, mga 10 feet away. 10 feet. Pero may guide po yan na lang ginagawa niya, lagi siyang in between you at saka yung polar bear. Just in case may mangyari. So, unang kita niyo po, parang ang cute-cute nila. No? Pero hindi, sobrang bilis nila. Sobrang bilis nila tumakbo. Efficient predators po talaga sila. Pero ano pa ba sila? Mukhang healthy pa ba sila? Kasi may mga nakikita tayo, mga video, di ba, na marami na rin polar bear nang nangangayayat. Opo. Kasi po, pag lalong umiinit po yung panahon, mas mabilis po mag-melt yung ice at hindi sila makahunt ng mga seals. So kailangan po kasi nila lang para tumungtong, no, mag-aambush sila ng mga nung kakainin nila. Kung walang yelo, hindi nila mahabol yun sa open water. So merong iba na nahihirapan na. Ang nangyayari, mas pumupunta sila inland, pumapasok sila. Kaya mas tumataas po yung tinatawag na human and wildlife conflict or encounters. Kasi nagugutom yung mga polar bears. Pero nung pagpunta ko doon, yung mga locals, sinabi nila, hindi naman sila masyadong nagugutom dahil sobrang efficient nila na predator. So may ganun rin na discussion na nangyayari. Well, it was an experience at tinitignan ko nga tong Instagram niya ngayon. Parang hindi predator. Ang cute ng mga polar bear. Sobrang cute. Diba? At may picture ka rin dito. Yes po. Kasi gusto namin makita talaga ng mom and cub. I was with my wife noon when we went. Tapos nakakatawa pa nga, nung unang kita namin ng polar bear, in-expect namin na sobrang grand, sobrang ibang class experience. Ang nangyari lang, tumigil lang yung kotse namin, tapos tumuro yung guide namin sa kanan. May polar bear na naghihintay na parang tatawid lang siya. Tapos nung tumigil kami, at saka siya biglang tumawid lang. Yun lang, yun na yung first encounter tapos, namin. Tapos nakunan mo na ng picture. Opo, syempre, kinunan ko na. Tapos yun, natulog pa siya, nag-ano pa siya. So ang galing, sobrang galing. So ito nga yung mga nakunan mong picture, ginawa mong print to ngayon, no? Yes po. Ano to? Available to para makita yes. ng mga tao? Well, I went to the to spread awareness. No? So, usually, ang advocacy ko ginagawa ko sa Instagram or sa mga NGOs that I work with. Pero inisip ko, baka pwede mas maganda kong prints naman. No? So, art print. So, pag if you make a purchase, it's a way na makita mo yung... Yes. Kasi sobrang layo sa atin eh. Ang hindi natin alam, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin dito, malaki yung effect kasi sa Arctic, no? So right now I think nag-increase na by 2 degrees ang atmosphere, so mas mabilis na mag-melt and in some places 4 degrees. In fact, I read an article nga sabi almost 28 degrees na in some areas, which is parang malamig na, parang nasa Baguio ka na lang dito So imagine kung gaano kabilis mag-ano yung ice. So that yun ho yung ginawa ko, nag-take ako ng photos para to spread awareness and to give them parang a view kung kamusta sila sa yung mga polar bears sa Arctic. So it's available, they can yes, buy it. Yes, it's available online. I sell it online amongst all the other prints that I do naman po. Yes. Oh, yun.